At tayo nagbabalik guys para sa ating coverage ng ating TIC Qualifiers, the lower bracket semifinals between Boom Esports and Execration 1-0 in favor of Boom Esports. And kasama niyo po pa rin kami, I'm Casey together with Dan and Pilage. Kamusta naman, mukhang masama pa ang loob mo kay FBC. Busy, kay FBC. Kapatid ni BDC at pinsan ni RTZ. Ako kasi. Hindi, alam mo naman, nakatagal mo naman ako nakakasama sa cast, di ba? Kapag nagkakas ako ng game, hindi ako nagbibet. And kapag hindi ako nagkakas, doon ako nagbibet. Kaya syempre, puso ako dito, okay, di ba? Okay. Wala na akong pakidun sa kung mababa so, yung ads na. No. Saan ka nakabet? Sa X eh, syempre. Saan ka nakabet? Phoenix bet, syempre. Phoenix bet, syempre. And syempre, ano, team, eh. Ano bang code ang ginagamit natin dyan? Ayan, nasa ulo mo. Ayun, no. Kitang-kita. Hindi sa ulo, sa taas. Hindi noo. Noo agad yung ginagano. Ayun. Nandun, nawala eh. Yan, Lupon WXC. Yan, ayan. Nasa ulo mo pala, Bill. Nasa ulo ko pala. Andito pala. Ang ngiti-ngiti na lang si Boy Jackpot, pero tama daw yung predictions. Pag ganyan-ganyan lang yan, pero sitting-pretty yung prediction niya, ha? Ayoko na lang magsalita. Hindi na lang ako magtalk. Yan. Pero again, going back to the draft dito, guys, share nyo na po yung live stream natin. This is our last series for today. And tomorrow, yun na ang last day at doon na natin malalaman kung sino nga ba ang sasama sa T1 sa Dreams para i-representa ang ating si region. Yan. Execration nga ba? Boom Esports nga ba? TNC nga ba? Or Fnatic nga ba? Yun yung mga, yun yung top 4 kasi, di ba? Wala pa. And on the verge of being eliminated pa lang yung Execration dito. Pero, tingnan natin kung babawi dito. So, let's head on to the draft dito. Execration, getting that Nyx Assassin. Very classic, di ba? Pag nakuha mo yung Nyx Assassin, immediately picking out the Lesha. But for Boom Esports, once nakuha mo na yung Phoenix, Lion naman. What are your thoughts about this opening picks ng Boom and Execration? Lambas na ginagawa ito ng Boom kanina. Ginawa na nila to against sa GXR. Yung first two picks agad na support yung Lion plus Phoenix. Parang ano eh, ito yung ginagawa, ay ito yung pinauso ng IG nung last major, nung Singapore major. Singapore major. Yung ganyang opener na meron kang position 4 or position 5 na may strong lockdown, which is yung Lion, tapos reverse damage. Tapos meron kang position 4 or position 5 na may sustain, malakas sa team fight, and merong slow and disables, which is itong Phoenix. Ba? Pero aside dito ng Execration, parang yung ginawa dito ng XA, yung opener kanina ng Fnatic against TNC ng game number 1, yung Leshrac and itong Nyx Assassin. And I think, pag pinagsama mo talaga itong dalawa, yung Nyx Assassin plus Leshrac, sobrang laki ng impact, lalo na pag itong si Leshrac nagkaroon ng Aghanim Shard and itong si Nyx Assassin may Aghanims. Sobrang hirap. Dumi-fight. Ang taas ng kill potential. Around Roshan. Lalo na pag gusto mag-Roshan dito ng Boom, tapos nandun si Nyx Assassin, nakabaro, tapos merong Leshrac na may Aghanim Shard. You're saying that this is a position for Nyx. Dahil syempre, position for Nyx. You wanted to invest dun sa Aghanim Center na mahal talaga na items kung tutuusin pagka support ka. So, Matic, expect natin na position 4 na Nyx to. But how about the bans dito ng Boom Esports? They have banned out the Viper, DK, Ursa, and then the Juggernaut. And their next ban, what do you think it is? Pwede pa rin silang mag-ban ng ano dyan eh. Nang isa pang carry, like for example, Spectre, mga ganun, to close out or to close the, you know, yung hero pool. Blade. Open sa pool. Tingin ko, Terrorblade data ibaban dito rin, ng Boom kasi gusto ata dito ng Boom mag-pick ng Spectre. Oh, but they banned the Darkseer, so left open. Parang sila pa yung gustong mag-Terrorblade. Left open yung Terrorblade dito, so pag-aagawan na naman po. I'd like to see some Terrorblade picks ulit din dito kasi I wanted to see a game number 3, of course. Nabitin tayo dun sa 2-0 ng Nabitin tayo dun sa 2-0 ng Fnatic. Ngayon lang ang 2-0 series for this day. Lahat ay 2-1, guys. But looking for the next ban tong Execration. Ano kaya yung pwede sa tingin nyo nakasama pa ng Phoenix and Lion? DK na ba na siya? Mars? Third pick ba ang ano? Third pick ang Boom, no? Pwede nilang makuha. Third pick ang Boom. Pwede nilang makuha Terrorblade dito. So, kung hindi nila... Iban mo na yan, DK. Iban na lang nila. TB nga. Then, pagkitang-kita. Wala naman silang choice eh. If TB nakaban,
automatically, pagka hindi nila nakuha yung Spectre, ayun na nga. The Phoenix and the Spectre, sobrang sakit sa teamfight. And the same goes for Execration. They have the Leshrac, they have the Spectre. Huge impact on the teamfights. Yung dalawang yan, plus Hunt, di ba? Sure na may Nyx Assassin plus Leshrac plus the Hunt. Sobrang laki na talaga ng impact sa teamfight. So, tignan natin kung magiging effective nga ba to. But, I think expected naman ng Boom Esports na magiging Spectre na to if maban yung Terrorblade. So, I think may sagot din sila dito sa Spectre. Tignan na lang natin kung ano yon. But, before natin tignan yon, eto muna yung ating silipin. Etong ating head-to-head matchup brought to you by Enervon Active. Ay! Nico! At saka si, ay, ito si Inuebe. Si Inuebe na nakaka-stress kanina kung nasa Execration ka. Si FB, si ang kapatid ni BDC. Dapat sila yung nagka-head-to-head. Stressy ka, Besi, FBZ. Stressy, FBZ. Pero so far, I think sobrang dikit naman yung in terms of stats. Itong dalawang offlane players na to, di ba? Alam natin si Nico, nakapakitang gilas itong last DPC plus the Anime Major. And si FBC, kumbaga, ang tagal niya na rin sa Boom Esports, di ba? Kung iisipin natin... Sila ni Kescute. Tsaka sila ni Kescute. So, going back to the draft dito, Execration, looking for their fourth pick. Ano sa tingin nyo yung mga pwedeng bagay sa isang Spectre? Kaya ba kung mag-hoodwink 5 pa? Tingin mo? Mag-hoodwink 5 itong X. Kasi sa wala sa playstyle. I think Kappa is still open. May ilig kasi si RR yung mga stable lang na post 5. So I think ini-expect ko ata Oracle dito. Oracle. Or ET. Oo, pwede yan. Pwede rin siya mag-trend. Just to make sure na madelay yung pushing capability dito ng Boom para mapag-online din dito si Spectre. Kunti mo dito kasi kanina yung mga games na may Spectre tapos may Doom sa kalaban. Sobrang hirap maglaro as Spectre pag nadudoom sa teamfight lalo na pag nagkaroon ng Aghanim. Nakita natin kanina yung Exe against Boom. Against Neon pala si Indrayu sa kanyang Doom. Tapos si Palos daga Spectre natalo sila. Tapos kanina Boom versus GXR. Ganun si din, Alacrity no? Yung nag-Doom, tapos si Dreamusel yung nag-Spectre, nahirapan din yung Spectre. Di ba? So magandang bando for Execration yung Doom. Ooh, and Oracle nga. Ooh, but they chose the Oracle. Bakit Oracle? Well, much better ba siya compare sa mga nabanggit natin na support? Stable hero ni RR Plus. Yun nga, ang playstyle nga kasi di ba ni RR is more on providing... sustain, di ba? And talagang magbe-baby. And I think nabanggit lang, hindi lang ni Dan, but earlier nung nagpanel kami ni Shola na ganun yung mga klase na heroes niya. Kaya yung kanina nung magla-last pick sila ng para sa hero ni RR, yan yung Binan and yung Trent, 'di ba? And I think kasama yun sana natin. Oh, nagpansin na ng Husker. Natakot. Just to be sure na wala. Just to be sure. Just to be sure. Kasi pwedeng mag-offline yung ano eh. Yung Leshrac. And tama, and I think kanina mo pa rin ni-request 'to, yung Husker pick, and I think maganda pa rin naman sa meta. Hindi nga lang ginagamit. Wag na lang ilabas ang Husker, yun na ang masasabi ko. Wag na lang. Di ba, medyo masakit sa ulo yan. Maging Pilipino Husker. Baka mamaya, itaas bigla ni, na shoutout kay, ano, kay Coco. Di ba, mamaya, itaas ni Coco yung kamay niya. Isanib bigla dyan kayo. Isanib kayo, Pilipino Husker yan. Pero tayo, dumater ban. Dyan. For Execration. Sabagay, makes sense. You wanted really to protect etong Templar Assassin and that's one way to protect the Templar Assassin. Picking out the Tidehunter and the Bristleback, makukunat na hero plus the Phoenix plus the Sustain. So, parang magiging alas dito ng Boom Esports would be the Templar Assassin eh. At saka alam naman natin si Miko, to one of the great Templar Assassin dito as of the moment. Yep. Dito sa ano natin, dito sa ating qualifier. So, tingnan natin kung magpapakitang gilas nga ba versus Leshrac. TA Leshrac matchup. Kanino kay pabor? 60% kay Templar. 40% kay Leshrac. Ay, pero feeling ko side ng Boom dito, since sa Templar plus sa Bristleback, puro minus armor, pwede mo amplify, pwede ka mag-last pick na Slardar. Para and sobrang then, bilis ng pacing ng laro. Minus armor tapos ang bis mag-roshan. Okay, pero nag-uong ka na lang sila dito. Okay. So kung ka-off lane, okay. Napili sakit nila. Sakit nga yan, no? Heavy physical. Kaya nga dami nila dito ang Brusco na hero dito. Just Brusco, brother. But Razor agad yung... May sinagot. I like this. Ah, kay so Razor mid. Razor mid.
offlane na Lashrak. Mm-hmm. I think pwede pa rin sila mag-offlane na Razor. Yeah. Pwede din, pwede din. Okay. Pero so, based din sa ano kanina. Ah, yun. Oh, I see mid-razor. What's happening. Yeah. Why is that? Razor was just to punish the TA. Wala, kailangan na. Kailangan talaga lumamang sa lane. And I think for execution, di ba siya, napagkwentuhan ata natin yung kanina yung natutunan ko about kay Febby. Paano mo ma-shutdown si Templar? Hindi mo siya shutdown si Templar. I-shutdown mo yung side lane. Para pag na-shutdown mo yung side lane, kaya mo i-contest yung stack ni Templar. So I think ganun yung magiging gameplay dito ng Exe. Kung tingin mo, Leshrac versus Templar, saktuhan lang naman, pero ang lakas ng silence dito ng execution. And once napanalo dito ng execution yung dalawang silence nila. That's it. Kayang i-contest ng execution yung jungle dito ng boom and pwede ma-choke or ma-pressure itong Bristleback or Templar and magiging maganda yung mid-game dito ng execution. Mm-hmm. So mag-execution so, ako dito sa game na ito. Oo nga, narinig ko na na para may hint na ako kung saan kayo dito for this game number 2. Gusto nyo magkaroon ng game number 3, of course. Gusto natin magkaroon ng game number 3. So, I think Exe. So, Exe din ako. And I think Exe din ito. Galaw yan si BC. Shoutouts pala sa WXE Indo. Yan, pasensya na. Exe kami lahat, ha. Sorry. Pero, again, paalala natin, hindi tayo official broadcast. Pero maraming salamat, again, sa mga nakikipuyat sa amin and sa nag-share ng live stream. Yes. Thank you so much. But I think kompleto na yung draft natin. And I'd like to hear at makita agad natin yung magagandang dilag na pinakamadhungis. Pinakamagaganda man. Typo lang. Inihahandog. Inihahandog sa inyo. Nanlupon WXE Films. Ng Dirty Films. Dreamscapes. Isa sa mga maduduming tambalan. So, i-introhan nyo na yung sarili nyo. Ayan, dahil simula na yung game. Diane and Joey, take it for the game number 2. Thank you so much. Na rin natin ang both sides from the Radiant side, Execration RR para sa kanyang Oracle, Nico sa Leshrac, Yoey sa Razor, BDZ sa Nyx Assassin, and Palos sa Spectre. Para sa side naman ng Boom, Dreamozel para sa kanyang Bristleback, Mikoto on his Templar Assassin, FBC para sa kanyang Kunkka, Kescute on his Phoenix, and Hyde para naman sa kanyang Lion Guerrero. Wala daw sounds, tama ba? Ayan, they get so chosen. Fuck it up and it just wide open. It's the ocean. Pero yun na nga. Ayan! Maiispatan agad dito. Yung Kita ka, Dai. Kita kita, sabi ni Empoy. Pero Miss Oracle Soriano, nakasahan dito si Hyde. Pero ito na nga, Plasma. Ang unang skin, tatamaan pa ng Split Earth and First Blood! Pero First Blood is brought to you by PNX Bet. Don't forget to use our promo code, LUPONWXC! At syempre, kung may katanungan lang kayo, message lang sa Kuya Nick na page and huwag kakalimutan, bet responsibly! So, okay guys, share nyo na ng public yung ating live stream and i-deny na lang ng execution itong kanilang ward bago pa makuha ng bumamaya. Yan nga lang. Uy, naka-block ba dun yung small camp ng Boom Esports? Kung di ako nagkakamali, inabot yun ng sentry ward. So, weird. Huwag makukuha ang Templar Assassin mamaya just in case gusto niya nang magkuha or mag-try dito sa may small camp. Ayun, no? Inabot ba yun? Inabot. Tingnan natin. Inabot na. Inabot turok nga. Turok na turok ang pagkakatayo. Ay, natanggal ni Case. Cute na maalam na nga yung sentry ward sa may small camp ng Boom Esports. Pero, Yoey versus Mikoto sa may middle lane. Razor versus that Templar Assassin. Sino ba talaga ang may kalamangan dito, Razor, Jovi, as Mare a mid laner? Razor. Nahihirapan dyan si Mikoto. Pero nakita naman natin, Mikoto, na manage na tapatan si Armel. Pero alam naman kasi natin na ang Templar Assassin, kahit malugi sa lane yan, may mapupuntahang jungle. Mm-mm. Na yun talaga ang isa sa pinaka nagpapabilis sa farm ng isang Templar Assassin. But for Razor, kailangan niyang nakwag naman sana pero makapag-peripar. Plus, the Salveya nagsusumiksik. Pero Dreamozel sana mauna ka mamatay. And Nico. Ayun na. Pero yun na nga, Miss Oracle Soriano, nabigyan dito sa bot lane. Mm-hmm.
pero mahirap din kasi talaga kapag naligaw yung Oracle sa may bottom lane. And kumbaga, for RR, hindi niya rin siguro mapag-decide na pililikod siya or haharasin niya yung Lion, pero kaya cute. Marami rin siyang magic stick. Icarus Dive, and Nico, bagong gawa pa yung kanyang balakang, medyo mabagal pa maglakad. Hindi pa makakin. Pero in terms of hero dito, Diane, saan ka? Ako, I would rather be with Execration. Kasi kung titignan mo kasi, yung hero dito ni FBC, hindi ganun ka, ano, ka-fit sa kanya. Like, kung makikita natin sa kanya, yung mga hero na makukulit, na nasa zone out, yun yung nakakaanoy sa kanya bilang isang player. At the same time, kung aabot man to ng late game, Spectre plus the Leshrac and Razor. Napakasakit. Napakasakit niyan. And nabanggit nga rin ni Dan kanina dun sa may panel side, si Mikoto, hayaan lang natin siya. Pwede natin siyang hayaan sa may mid lane. Natingin ko hindi naman mangyayari dahil nga countered ng Razor at ang Templar Assassin. But ang pwedeng gawin ng Execration is ipanalo yung kanilang mga side lanes para masolusyonan etong si FBZ plus si Dreamocell ng Boom. So, tingin ko kakayanin naman tong gawin ng Execration. But yun pangalan, yun nga lang din, mag-create talaga to ng takot para sa pangkaramihan dahil this is the Templar Assassin na nakita naman natin kanina nung first game and nakita rin natin yesterday against TNC Predator na almost 15 minutes into the game, naka-ultra kill. Oo. Paborito niya talaga to, etong Templar Assassin. Isa sa mga paborito kong apo. And, yun na nga, Yowie dito, nakakalamang naman siya kasi given na naman na lamang talaga ang isang Razor against dito sa Templar Assassin. So looking good talaga etong si Yowie boy sa may middle lane. At tingin ko ang plan lang dito ni Yowie is mainly magpakuna to tank off the overall damage mamaya ng boom. Kasi kung di ako nagkakamali, this is the second time na ginamit ni Yowie etong Razor. Parang layo naman nun. Parang may katarata rin si Aid. Parang sabi nga ni Kuya Di Camillion ang mata. Dito yung isang gumagano'n. Hindi tayo. Ay, ang dami agad stock. 3 minutes pa lang ng ating game. Kung makikita mo, no? So tingin ko kailangan din maaga makuha ni BDC yung kanyang early level 6. Or at least mabisita yung triangle camp ng Boom Esports. Kasi siya lang naman talaga yung makakapag-provide ng information dyan knowing na meron naman siyang spike carapace, mabilis ng movement speed para makapag-out just in case mas patan siya sa triangle camp ng Boom. Pero tingin ko, good item para dito sa isang Razor is Yule Scepter. Kagaya ng ginawa nga rin ni Armel. At the same time, meron din kasing Kungka. So once na ma-X-mark ka nga, pwede mo ma-dodge dito yung combo by using Yule Scepter. Amazing. Iula Valdez. Iula Valdez Cancho. Ikaw muna. Pero T, ayun lang po ng form ni Mikoto talaga. 15-4, I love it. And I love the way you lie. By Rihanna and Grande. Eminem. Rihanna. Rihanna. Wait lang. Palos dito sa bot lane. Napapahirapan. Pero yun ang mamamatay. Napakasakit naman dito ng harassment na napoprovide ng Boom Esports para sa carry ng Execration. Napakasakit talaga, Kuya Eddie. Di kasi laging kumukuha ng support dito. At least support itong Boom na kayang lumaban early. For example, the Tuscar kanina. Mamamatay kaya to, pero yun ang kanila live possession dito. Wala ka pang ultimate dyan. And Dreamocell dito, napakagandang carapace. Yan! Sakong-sak. Natusok. Nag-level 2 siya. Level 2. Kala ko ang mga dapat matusok kay Dreamocell. And that is the carry. Plus, hindi mo kasi talaga gusto yung bigyan ng kills. And then, ang advantage sa lane yung Leshrac. Kasi right after the kill na makuha niya, early bawas yun para doon sa may tower mismo sa lane mo eh. And yun ang isa sa mga kinakatakot dito, syempre, ng Boom Esports. Yung maaga ma-open up yung kanilang main jungle area. Which, kanina pa dito, merong nakita ko mga small camps na na-stack ng Phoenix. Pero palos, ayaw din nilang tigilan. Talagang hindi tinitigilan hanggat nanalatili kang gwapa. Pero Torrent, makakagamit na BDC dito with an impale. And palos, makakatakbo naman siya. Salveya, parang narinig ko. Naibigay na nga ni Daddy RR. Pero Lion is the most vulnerable target para sa side ng Execration sa bottom lane. So tingin ko pwede nilang igaw yung Lion if ever. Ay, Dreamocell! Dreamocell, pero nahaharas nila at least dito si Dreamocell. Pero yun na nga, diving Nico, lesson Nico. From Kescute. Nico, makakatakbo ba? And Nico, mabubuhay dito. Pero meanwhile, sa bot lane dito, Hyde, nasobrahan ka na sa Sabon. Kanina pa ang pagpatay nyo kay Palos.
Grabe rin kasi yung harassment ng ano, Tidebringer, no? Totoo. Tsaka with that kill na nakuha ng execration sa may Lion, mapiprevent yung mga overextension ng Lion kasi sobrang tapang niya na din sa may bottom lane. May so kay mukhang ibibigay kay TA. Hindi kay ano, kay Lestra, ay kay Razor. May, ay. Ah, okay. The bottle. Bottle. Pero, na-ispatan din dito kasi may ult dito yung Boom Esports and may ispatan na kinukuha na. Ayan. Oh, pero, rent. Tapos na, sir. Ubus na. Pati mo lang nagtira ng isa. Walang matitira sa pamilya. And dito nga, FBC. Masusuntutan dito ni Yowie Boy. Spy Carapace. Makakatakbo ba? Ano pero naman. Mamamatay dito kaso BDC na nga nga kanyang buhay. Yowie Plasma Pill. Makaka-normal ba? Oh, no. Aray BDC. Ko. Natusok dito ni Mikoto. Grabe pala manusok si Mikoto. Mm-hmm. Pero ito, Madded Award na rin. Yung Observer Award and the double advantage yun for the side of Execration na pare-act nila. Dun sa may engagement na yon yung three heroes ng Boom Esports Plus na contest nila yung small camp or yung stack dun sa may triangle camp na syempre, in-expect nga natin ay sana kukunin itong si Mikoto dahil nga si Mikoto nahirapan in terms of last hits and denies sa may middle lane. Pero ngayon nakita naman natin umusad na yung farm ng TA but that is from the jungle area, hindi sa may middle lane. Kasi yeah, sobrang hirap siya sa may middle lane. Binawi niya na lang to sa jungle. Pero palos, ayaw nilang tigilan. Naku, ito na yung Barconi, di ba? Last the Earth Spike, palos, mabubuhay ba? Meron pang kasamang X-mark yan. Mukhang paalam. Ay, na. Ay, naku, patawad paalam. Pero may Koto. Good rate to. May Koto dito. Nasupsupan sa Ionic Trap. Mabubuhay. Grabe namang slow na po. Pero the stacks. Yes. Na ito na nga nabanggit natin kanina, may stacks provided yung Phoenix. Naku po, Mikoto. Mikoto. Napakalambot niyan. Napakaraming stack na ng Eye of Storm. Sobrang lambot. Nabawasan siya ng armor and yung right click dito ng Razor. Napakalakas. Ano daw yun? Bakit daw siya bumalik? At hunt gagamitin. Hindi mo nakausap? Hindi ko siya nakausap na. Bakit? Bakit nga ba laham atik? Ganun. Hindi ko alam kung bakit bumalik pa doon si Mikoto knowing na wala silang vision mainly naiwan sa may... Naiwan yata yung cellphone. Jungle area nga nila. So, ano na? By Kiyo. Kiyo, oo. Hindi ko rin gets kung bakit siya bumalik sa may attempt na yun. Ang baba ng HP niya, refraction, sinasaglit lang ng Razor. Ewan? Ewan ko sa imo. Ambot. Ambot sa imo. Pero FBZ naman, tatrabaho nang malinis sa may bottom lane. Gusto niya yung first item, Aghanim Scepter. Para dun sa may tidal, anong tawag dun? Storm Surge ba yun? Yung Okada. Yes. Okada na lang, guys. Yung mga Torete. Torete. Ang mga Kenne. Five moves sa 88. Pero ito, hindi mo sa chup-chup. Last the Impale. Subukan mo mag-spray. Meron akong letter D. Pero Dream of Cell, Tidal mamamatay Storm? Na. Tidal Storm. Yan. Yeah. Tidal Storm. Nadali mo. Nadali mo, batang bata. Fresh na fresh. Galing palengke. Mm-mm. At saka sa mga heroes kasi ng Execration, di mo rin naman gugustuhin na mag-build ng early item na BKB. So with that item na bibilin netong si FBZ, tingin ko ma-force yung ganong factor for the side of Execration. Yung BKB. Pero tingin ko mga more on ang gusto kasi talaga dito ng Leshrac or at least ng mga heroes ng Exe is for Leshrac, the Bloodstone, di ba? Mga ganun. Pwede rin sila mag-Yule Scepter. Pero tingnan natin mamaya if mapapadoble sila ng defensive item, Yule Scepter plus the BKB. Or mag-settle na lang sila for the Yule Scepter na pwedeng bilhin ng Razor plus the Leshrac. Mm-hmm. Pero eto for Razor, ayan na. Yula mukhang Valdez meron na siyang Yula Valdez and going on to the next item, which is BKB na kakabanggit nga lang din naman natin. In terms of net worth, walang duda, napakayaman ni Yowie Boy. Dahil nga, ang ganda rin ng lane niya sa middle lane, pero spotted ka dyan. Naku po, hindi na tama yung Impale. Kasing silang dalawa, medyo no? Medyo may hangover sila. Pero mamamatay pa rin naman sa kamay ni Daddy R.R. Sihay. Pareha silang chameleon, naghihiwalay ang mata. Hindi malaman kung sino ang uunahin. Pero at least nakuha pa rin nila yung Lion. Alam nila mahirap patayin yung Kunkay. So dito na lang tayo sa mas madali at mas mabilis na pick-off, which is dito nga sa may Lion. Pero the double damage ni Mikoto, tingin ko magagamit niya na lang din to pang farm. Kasi as of now, oy, teka. Dragon Lance na. Mabilis din. Ayan na nga. Gawa nga ng maraming stack. Mm-hmm. Kahit sa ang lane, kahit na bawe, clear. Bawing, bawe. Bawing, bawe.
Edong si Mikoto. Si FBC, grabe ha. Consistent. Lagi niya napapanalo yung lane niya, no? Pero curious ako sa pangbobosit na kayang bigay ng kungka mamaya. But tingnan natin. Eto, speaking of. Eto na, Nico. Eto na. Coming from Daddy RR, sinusunog na. And false promise, gagamitin na. Nako po, Daddy RR, ang sakit mo. Daddy RR, medyo tumakbo tayo, ha? Yes, pero andito na si BDJ. And gagamitin na. And yung egg, uunahin ba? Sakit ang fire blades. Bakit ganun yung DD? And Palos, maaabutan pa siya dito. Palos, mamamatay. Three heroes mamamatay sa execration. And Nico, mukhang ahabol pa yata sa promo. Walang ka-trade-trade na nangyari dito. And Nico, naabutan na bale ang kanyang balakang. Sobrang sakit sa loob. Panoorin ng engagement na yon. Siguro na-overlook ng execration itong double damage na hawak ni Mikoto sa kanyang bottle. Plus, syempre, kapag nakita mo nang naibigay na yung false promise, wala nang pang-save yung Oracle, magiging ultra-aggressive ka na knowing na you have the melt strike plus the double damage advantage. And currently, mas hawak kasi ng Boom Esports yung mas malaking map dito ngayon sa may ating game number 2. Kaya naman sila yung mas nakaka-secure ng mga napakagandang runes. And currently, meron na namang rune na nakuha si Mikoto, which is the Arcane Rune. But a Trilon maba ng execution para sa pagbawi na kinakailangan nila. Kaya naman, kaso this is Dreamusel. Medyo matagal to. Plus kung ka, hirap patay ng mga to. Junatan. Dreamusel, mayo yung setup dito. At eto na, mai-impale. Dreamusel, medyo tanky talaga. Mai-stun siya ng Carapace. And Dreamusel, mamamatay dito. Habol pa yung execution. FBC, kinikidlatan. Makulit ang bata ka. Pero hindi na nila hahabulin. Okay na rin. Good pick-up na rin yun. Kasi, carry. Ang kanilang nakuha. But tingin ko ang pinakamagiging carry kasi talaga dito for the side of Boom is the Templar Assassin eh. Yung Bristleback, magiging Bristleback yan. Napopronta lang sa may top lane. Nahayaan ko makapreate yung TA pero Bay Day Zay. Tinamaan ang Plasma. Ito na yung barko ni Diva. Plus the X mark. Pero wala nang follow-up yan. Kahit pa paano, pinapabawi din. Ay, may stock pa dito eh. Ito si Lion Guerrero kanina. Ay, kaso si FBZ, nandyan na naman. FBZ, tatamaan si BDZ. Kulit talaga ni FBZ. Every time makikita may presence niya, mababwisit ka eh. Kakainis yung pangkanina, yung kongka ngayon. Laging present sa mga nangyayaring teamfights. Yung delay at saka yung pagpapakunat ng ghost ship. Hindi siya kumukuha ng mga ganyang heroes. Pero nag-change item si FBZ. Mukhang magpo-4 staff siya. Recipe na lang. Yung kanyang kulang. But etong nangyayari sa ngayon, Jovi, medyo hindi ko to gusto talaga for the side of execution kasi nasa kanila yung less rock. Pero currently, less resources yung nakukuha nila. Kailangan sana nilang bigyan ng as much space na mabibigay talaga nila for Spectre as of now. Pero nahihirapan sila dahil nga etong si Mikoto nakabawi. Plus yung BB kasi alam naman natin sa isang Bristleback, saan man natin siya ilagay carry or offlane, kapag nakuha niya yung Vanguard at Hood of Defiance niya, laban na yan laban eh. Yun lang ang kailangan ng isang Bristleback. Hirap ng patayan, no? At nagawa naman din kasi ni Dreamusel, na-reach pa rin naman niya yung very good timing for the two items. Pero Bay Days eh. Bakit ganun? May the chase. Lasing nga. May amat sila ni Hyde. Pero wala namang center doon na tamang kutob lang talaga si Dreamusel. Andun din kasi si Razor Ramon plus meron silang Observer Ward sa may cliff na nakita nilang papunta sa bottom lane ang Execration. So expected niya na naka-scout na yung isang Nyx Assassin. Kailangan na talagang tumakbo. And 4K gold did in favor of Boom Esports ang ating nakikita. Phoenix is gonna go for the next item for sub. But this time, Yowie ang may hawak ng double damage. And etong mga nakukuha sa ngayon ng execution na kalamangan, yung mga power runes, ayan, yung hawak nila sa kanilang mismo map control, di nila masyado nagagamit in their favor. Kasi walang hinahanap din or hindi nagtatry to invite yung Boom Esports para sana maging reactive sila and mas may-utilize etong double damage na hawak niyo. Pag Dreamusel, kaya ba? Diba? Ang hirap. Vanguard Defiance kahit lang. Kahit may double damage. Oo, and meron pang ano yan ha, papakunat na pwedeng mabigay ng isang ghost ship. Totoo, napakalungkot naman. Pero, tatry pa bang lumaban sa ngayon ng exit sa may bottom lane? I don't think so. Medyo saglit na lang din yung timing ng double damage.
So farm muna yung exe, pero ang yaman kasi ay, Mikoto bigla. Smoke like Khalifa and makakakuha pa ng ano, ng gamot pampabilis. Makakakuha pa ng Enerbone active, nakakaloka. And stronger together nga itong Boom Esports with the five must move of the city time. Pero nag-right click na yung Templar Assassin. Ay, kunwari ah! Ay, kunyari, walang ano, eksena ha. Mga peking kaibigan. Eh, dito, madatasan X-Mark, pero may Dagger plus Dex. Naging Starfish, and yung magpa-plasma pit lang dito. Pero nice sustain kami from Daddy R. Pero Daddy RR, mamamatay dito, mag-yuyuls dito. Kaso andito na, ang Barconi, diba, makakatakbo ba? Buyback dito kami from Daddy RR. Dreamocell na iwan na low HP dito yung team execration. Wala pa silang magawa. Ang hirap ng buhay sa Japan. Hindi ko gusto yung positioning ni Daddy RR. Kung saan siya nahuli. Naglakad siya sa gilid ng Boom. Nandito siya oh, kung saan nakatayo itong si Yowe sa right side. Truthfully yours, pero ayun na. Smoke like Kalipa. Ano bang item ni Palos? Aya siya lang. At saka Echo Saba. Echo Saba. Kaya ba? Knowing na wala namang mga ultis etong Boom Esports. Pero with that team fight, kailangan ng lalo naku, maging maingay RR. Inimpale agad. Ito na plasma pero napakagandang zone. At kami promide. Pero tinusok-tusok siya dito ni Palos. Saan ka bababa Palos? Pero ito na. X-Mark. Babalik ka na sa X mo. Plus Torrent. Dalawang tatamaan. Pero Dreamocell. Delikado kanyang buhay dito. Dreamocell mamamatay. Susunod ba si Keskit? Susunod ba rito si Mikoto? Nakusunugin mo yung anak. Balakang mga Catherine Bernardo. Mauubos yung apat na hero dito. Plasma. Ebis yung nakwag mo na habulin. Masyado nang malalim yan. Parang puwet ni McKay. At yun na nga. Kukunin na nila dito yung first tower. Ang ganda ng naging bawi ng execution. At ang kalakasan kasi ng Boom Esports with the draft na meron sila is lagi nga sila magkoconnect as 5 before sila nag-try mag-gank, diba? Sabi nga natin, stronger together. Etong Boom Esports. So, dun sa may attempt na yon na-split kasi into 2 yung teamfight which is very favorable for the side of execution kasi hindi magagawa ni Dreamocell yung job niya to tank off the damage at then makaka-free hit lang itong si Mikoto sa may teamfight na yon dahil nga na-divide yung team fight natin. At tingin ko ganun yung kailangan i-pull off ng execution kasi more on AoE spells naman yung kaya nilang ibigay. Samantalang etong Boom Esports, andyan yung wombo combo nila once magdikit-dikit kayo and once na magsama-sama sila eh. So, more team fights na ganun for exe na madi-divide yung overall damage ng Boom. And syempre, dagdag sulit pa every time wala yung mga ultis ng Boom Esports. Yun ang pinakagusto natin nako, for exe. Rose andito. Roshan! Nako, pero shoutout muna kay Yams, isa mga matatamis na gamer sa Laguna. Pero yan na nga, pumasok ka dito. Palos PC, kaso BKB pop na ni Yowes, sinusumsupan, napakasarap daw ni Mikoto. Jet pero itlog ni ating Michelle nandito na Barconi, diba walang tatamaan. And si Catherine Bernardo, ma-e-X-Mark dito. Lalaban ba? Wala ng egg. Wala ng egg, kaso Yowes, mababa ang kanyang buhay dito. And Roshan, sino kayo makakakuha? Dreamocell. Ay! Dito na, pumapasok na. Imelda pa, pinapakasakit. Plasma lang. And Palos, gusto niya yung Roshan dito. Winaway. Palos! Naku po, nasa dalawa sa kanyang buhay dito. And mamamatay, dalawa na tamaan ng Split Earth. Sino kayo magwawagi sa Roshan? Dreamocell mamamatay, pero napakagandang impale. FBC pa tayo na. Roshan! Life Body ko, baby! Ah, eto na sinusunod na. Life Post Action. Gustong-gusto ko yan. Hindi ko ma-achieve yan. And Daddy RR! Nikoto, nice false promise from Daddy RR! Nakitakbo mo, baka tamaan pa si Yowe, pero na-impale. And Nico, damay pa sa Dreams kaso meron pang ages yan. Daddy RR, ikaw na lang ang magsisilbing tulong dito kay Nico, baby. Ayan, hindi ko makanormal. And Nico, mamamatay pa rin. Ginawa ko naman lahat, sabi ni Daddy pero RR. Pa rin sapat. Joe, my judge. Ay! Yun, nasunog. Nasunog ka. Bumalik sa Jabol. Nasunog sa impyerno. Ano mo yung mahirap nang masabi ang Jabolic na yan? Baka magkamali pa ito si Joby. Pero sobrang pinilit ng execution yung teamfight na yun sa may Roshan. Lalo na 30 seconds pa yung cooldown ng Spectre Sun. Kasi at that point nung namatay yung Spectre, meron siyang buyback. Eh, na pwede niya sanang i-commit, buyback sa by Spectre Sun, balik siya sa may Roshan teamfight, laban ulit sila dito sa 3 heroes or 4 heroes dun ng Boom. Pero nainip yung execution. Pinilit nila etong Roshan attempt. Nakuha pa rin naman nila though yung Roshan. Pero mas ma-appreciate kasi natin yung Aegis if makukuha ng Spectre. Kaso nga, 30 seconds down
yung Spectre Sandwich. Sobrang nakakainayang. Kasi nakita ko na eh, pa-cooldown na sana eh. Kung nahintay lang, kung na-zone out lang, kung nakapag-buy time lang yung exit sa may attempt na yon, nakakayanin, makakayanan sana yung ganong attempt. Oo, ang pangalang position ni Palos doon, mami. Very, pinilit talaga. Very chummy. Chummy bunny. Pinilit. Pero 1K na lang, minsan, ha? Minsan, mali talaga ang pagpilit. Minsan masasaktan ka talaga. Kahit anong pilit naman, eh, masasaktan ka. Di ba? Minsan okay na yung kahit anong pwesto. Saan ka kontento? ganun. Sa loob ng aking BMW sedan. Okay, very good. War Man's Smoke coming from Exit Crazy Own. Ay, kaya't yung nagwa-watching system si KLBJ Hernandez. Ay, shoutout kay KLBJ sa mga MSC champion ng Exit Creation. We love you. Support ang tunay. I love you, KLBJ. Ay, pero sino ang mahuhuli? Pideya ba o Exit Creation? Sino ba? Pero inihampas ang sarili niyang puwetan. Wow, pero napakagandang hex agad dito to counter and BTC Mabber Burst yata dito, Hunt will be used. Very nice sustain coming from Daddy RR. Gagamitin na yung itlog ni Ate Michelle. Sinong papalo? Kailangan maipalo niyo itlog. Nice one! Yung itlog mamamatay dito and BTC. Nice. Mapopulse promise pa kaso napakagandang stun coming from Hyde. Mai-interrupt pa dito and FBC, grabe yung gulo na ginagawa niya dito. Nagbabite siya kaso Daddy RR. Mamamatay and Yowie! Nasa delikado ang kanyang buhay. 3v3 dito, kaso lamang yung heal dito. Tatlong core. Makakatipi ba si Nico? Pero lalaban pa dito si Palos. Mapapike out siya dito. Nako po, BDC, kailangan ano, tumulungan dito si Palos. Go the torrent. Ahabol and Nico. Kaso mukhang mag-out out na lang. Ata. Nako po, na-X mark. Babalik pa daw sa X. Pero wala nang follow-up yan. Makakatakbo na naman, kaso huwag ka lang tumarang gugutas. Parang hindi ata, B. Kaso sinisipunan siya dito, Naxxus. And Palos, napakabagal. Parang napaltos. May ano. Parang may flu. Napaltos na. Pinlema. Itong execration sa may attempt na yun. And napakahusay rin kasi ni Hyde sa pag-zone out dun sa may Spectre. Sobrang gigil kasi si Palos na i-take down itong Lion. Knowing na wala ngang BKB. Etong si Palos. So, kailangan niyang i-prioritize yung mga malalambot na supports ng Boom Esports, makakapag-disable and makakapag-slow sa kanya sa pag-dominate dun sa may teamfight na yon. Which, sinry niya naman, kaso nabuhay kasi at na-timingan ni Hyde yung dagger out niya. So, nakapag-reason etong Lion, nakabalik sa may teamfight, nabuhay na rin sa may attempt na yon etong si Phoenix, nagbalik mulit, nakatulong sa paghahabol pa for Spectre. And sobrang kunat lang din kasi talaga ng mga nakapronta kanina for Boom. Uy, pero yun ang nice character. Kaya to, kaya to! Mikoto, sinusumsumpan. Masarap daw si Mikoto. Ang paborito kong apo. Pero nice spike si out. Makakaligtas dito si Mikoto. Late sa school, si Nico. Nico, late sa school? Oy! Uy, magpapap ng BKB kaso. Oh my God! Na-waste dito ang kanyang BKB. What is happening? Pero this is 6 seconds BKB duration naman ni Yowie. So, mukhang dead ba na sa bashers? Hayaan na natin dahil nandiyan naman na tayo sa may pinaka-minimum na duration na netong BKB. Pero going for next item, Skadi, ito si Palos para mas kumunat and ma-lessen yung regeneration provided by the Phoenix. Plus yung regen na meron itong si BB. Si BB ko, napaka-Jonathan kasi talaga promise Sastro ng mga heroes ng Boom Esports. Kapag ka nag-smoke yung execration anytime soon, duda ka pa if magiging successful kasi unang-una, ihilingin mo na makakita ka ng naliligaw, nag-iisa lang eh. Yung tipong walang re-respo or wala siyang katabi na hero. Which at this point, tingin ko malabo because 25 minutes into the game, ready to fight na as 5 yung Boom. Pero RR... Nakaaganin pa si Dreamosel. Panahon ng dura, pero yun na nga. Mahe-exit si Nico, pero may pace ID coming from Daddy RR. BDC dito, mai-impale. Ginugol lang, pero napakasakit dito ng right click coming from Mikoto. And BDC, mapipinggan siya dito. Buyback will be used. Nico, ano nangyari sa iyo, anak? Ito na, na-hex. Plus the X-mark, BDC mukhang mata-dieback yata. Gagamitin na yung hunt dito ni Palos. And lalaban na yata yung team execution. And Hyde, mamamatay. Lalaban pa yata si Palos dito. Dreamosel, half-life na, pero Palos, no, X-Mark! Kaso, hindi, naka-BKB. Naka-BKB. Nice one. On point. One.
Pero multiple buybacks committed yon by the side of Execration and hindi man lang nila naubos yung mga heroes ng Boom. Yun ba naman sana yung i-expect natin syempre with the buybacks committed knowing na ang bilis na naging respo doon ng Execration. Pero kitang-kita naman natin sobrang hirap in terms of burst damage itong Execration kasi more on na damage over time sila. Na sobrang hirap gawin kasi once na hindi mo na burst yung mga heroes ng Boom Esports, mariregen nila lahat ng mga harassments provided mo sa kanila. And then yung TA, once mag-cooldown yung refract, reset ulit, di ba? Kailangan mo ulit i-break yung refraction. So, sobrang hirap once na hindi ka makapag-commit and hindi mo mabigay talaga yung overall damage as per Execration and then hindi pa mamatay yung ginogo nyo. Which, yun ang nangyayari. Laging napapa-change target yung Exe kasi wag na to, sobrang kunat nito. Ito na lang, try natin dito, kunat pa din. Di ba? Pinaprioritize lang kanila yung mga supports. Eh, yung mga supports, Phoenix may supernova, Lion may dagger. Knock, talaga, knock, ibang gamo. Deserve mo yan. Peste. Pero spotted din dito sa ult. Nice ult, pero Daddy RR mahe. Matatay bok. Daddy RR, pero wait lang, Cascute. Last impale. Mamamatay mo si Cascute. Nice. Cascute will fall. And mapaforce out lang. Sayan ang ano dito, ha? Ang pag-sup-sup, pero wait lang, hide. Sinusup-sup dito. Buyback coming from Phoenix. Yowen, mag-TP out lang. Pero na X-Mark, kaso makakapag-yuls yata sa base. Hindi, B. Cool down. And Yowe, tanggal ang kanyang kunat. And Yowe, mamamatay. Triple kill plus the Wicked Sick para kay Mikoto. I am not liking what I am seeing dito sa may ating game number 2. Dahil yung old Filipino lineup ng Execration medyo nagpo-fall off talaga sa may Boom. Ito pa naman sana ituturing natin na sweet revenge once na makakambak to ng Execration. Kasi tinalo nga sila at nilaglag sa lower bracket and then nagkita sila sa lower bracket. Pero sa ngayon, kita mo naman mukhang for the second time around, Boom pa rin ang mamamayagpag para sa laban nila against Exe. Pero yung hopes ng Execration para sa game 2 is still not over pa rin naman. Kasi kung titignan mo yung high ground defense ng Execration, madami naman silang pwedeng ibigay. Diba? Pwedeng-pwede naman nilang ispaman itong mga heroes ng Boom in order na ma-delay man lang yung high ground siege sila and then mas makapag-farm pa itong si Spectre. Nabanggit mo nga kanina itong Spectre, kaya naman yung mag-scale up until the late game and kaya niya naman tapatan yung mga heroes din ng Boom Esports. So yun lang yung ating niroroot. Ma-stretch itong ating game up until the timing ng Spectre. And mad props for Palos. Kita mo na naman yung farm ni Palos. Second sa net worth. Palos! Sobrang consistent niya. Kung itatry niya, niya ding reviewin guys yung mga recent games ng Execration. Even though talo sa game yung Exe, hindi natatalo sa farm si Palos. Palos. Oh, consistent talaga siya mag-farm. Consistency is the key. Yeah. Tingnan natin, to victory ba? Kung to victory ba yung mangyayari for Execration, but the lead still continues for the side of Boom Esports. 5k gold lead, second the Roshan is now up and mukhang kaya to na isnikihin ng Boom Esports. Ayan na, pero ito na, grabe rin kasi yung daming play man ito. Oo, dahil with the Goo-Goo Dolls. Goo-Goo Dolls. Sobrang ganda ng hero din dito nung ano. Mapapa-slow motion ka na lang ng galawan kapag nakita mo yung Bristle Bay eh. Pero Palos, sinusubukan pa rin niya talaga yung best niya dito. Ayan, tignan natin kung anong mangyayari. Parang hindi pa natin masasabing last team fight. Nakakatakot kasi talaga yung nangyari ng early for the side of Execration. Nakita natin na kahit papano na maximize naman ni Yowe yung advantage siya in terms of hero sa may middle lane. But ang hindi na-maximize sa Execration is the movement onto the side lane. Dumating kasi tayo sa timing na makakapag-item yung Templar Assassin. Oo. And Roshan, hindi na nila. Hunt will be used. May maaagaw ba? Uy, Triple Cell! Kado ang kanyang buhay dito. Palos. Mga corner sa loob. And Yowe, nag-i-sliding kaso Mikoto, naka-DD yata, parang napakasakit ng right click. Pinker para sa BDC, and Yowe, mamamatay din dito si BDC, and Nico na-stun pa, nakapawin na welding. Yowe, makakapagpapanansis dito si Mikoto. And yun na nga, apat na hero dito mamamatay. Oy, kaya to si Dreamazel. Kaso meron pang Aegis dito si Palos, kaso maaabangan siya ng limang ka-classmate. Naaabangan. Natayo ang panang sa bandera. Grabe.
Itong si Mikoto, guys. Kumbaga dinedetman niya yung mga BKBs ng execration kasi wala naman talaga eh. Anin ko yan, right click damage yung meron ako. Physical attacks to by Templar Assassin. Sobrang deadman siya sa itemization sa ngayon ng execration. And Mikoto, sobrang nakakapag-step up siya dito sa may ating game. And yung pagpapahirap na binibigay ng supports, kinabahan naman ako. Kala ko yung message, GG. Huwag naman sana tayong ganyan. Nagkakapi po ako. Hoy! Hoy! Ano yan? Pwede ba kayong wag munang bumalik? Dito sa my studio, 15K gold lead. Sobrang sakit! Panoodin para sa ating Filipino representative versus execration. At nanonood din sila boss dyan sa babae. Oo. Sila Abed, di ba? Sila Abed. At yun na nga. Huwag naman saan tayo ng bibigla. Nung bibigla nga. Huwag nyo naman po sanang i-apply ang chat wheel ng TNC dito. Yung GG na. Ayaw pa mag-GG ng mga to. Oh. Diba? Baka mamaya lalaban pa naman itong execration. Meron pa rin naman sila dito kahit onting silver lining. Kaya pa. Kaya guys, pa. Isa sa mga malalakas. Pwede pa nating pusuan. But for Spectre nga, Jovi, tingin ko kailangan niyang magpundar dito ng money for the buyback. Mm-hmm. Kasi tulad nga nasabi mo, kaya pa rin naman lumaban dito ng execration with the Spectre. But yung isang beses na namamatay siya, yung Spectre na yan, diba? Itong kalakasan ng execration na magagaling din, syempre, for Spectre, mamabali, wala din. So buyback is a must for Exe. But torn between yung Exe kasi dito, torn between na reserving for the buyback or mag-all-in na sa mga items nila eh. So yun ang isa sa mga face na, problems na pina-face sa ngayon ng execration. I don't know if saan sila nag-all-in. Mukhang nag-all-in sila in terms of items kasi kita mo, ang may buyback lang for execration is the Razor. Ay, Razor. Si Razor Ramon lang. Pero yun na nga, BDC dito. Ah, yun na nga na. Mamamalaya na agad dito si Kescute. Tapos makakapag-itlog pa. Medyo kalungkutan. At ito na ang Okada Philippines. Hindi na nakatayo si Palos. Forever na siyang na-disable. Mamamatay. Phoenix dito, wala rin buyback to Empalos na iwan sa kangkungan. Mamamatay dito yung tatlong heroes ng execution, godlike, para kay Mikoto. Walang buyback dito si Palos ha. Pero hindi, magkakaroon na 5, 4, 3, 2, 1. Kaya ba? Patatim. Kasi siya lang yan eh. Pero mabilis lang din naman mabubuhay ito si PTZ. 25 seconds. Ano ka? Sino ka dyan? Ate Chona. Ay, sobrang Ate Chona mo. Pag kayo, hindi kayo nag-TI, sinasabi ko sa'yo, Trimusel. Pag kayo hanggang ano lang ha? Pag kayo hanggang grand finals lang ha? Or semifinals lang ha? Dalawa pa dadaanan mo, magtigil sinasabi ka. Sinasabi ko sa'yo, Ate Chona ka. May papisa-pisa ka pa. Dito sa Lupon WXC, Kuya Nick, Exe kami. Doon kayo sa WXC Indo. hindi kami pabor. Dito kami sa Exe. Strongly no. Manood kayo sa YouTube WXC Indo. Oy, pero ito na, torrent dito si BDC plus the Hex. Pero sustain kami from Daddy RR. Payday, Zay! Hindi nagiging enough and Nico dito. Bagong retoke yung kanyang balakang na tidal wave. Pabalik. And Nico mamamatay. Medyo kalungkutan. Para sa side ng execution, mapabuyback dito si Les Rock, yung setup. At ayun na nga, makakapag-BKB si Trimusel. Tapos ito na naman yung tidal wave. Grabe, nakakabwisit naman yun. Ano yun? Oh. Hahabol dito si Catherine Bernardo. At malambot gabi. Malambot gabi, para kang gumamela. Pero nice state. Sabi from Daddy RR, ito si BKB plus sa Samsung Soup. Tapos hindi magiging enough yan. Mamamatay na naman si Nico dito. And dieback para dito kay Les Rock. BDC rin, buyback. What si Palos, is this? Delikado ang kanyang buhay dito. Nanlalaman pa ang execution. Kaso yun na nga, mapupulit si Palos. And mukhang eto na. Oy! Oh, yay, yay. Boss B, we love you still. Yes, and good run para sa execution. Good run? For execution, but sadly, natalo pa nga yung Exe. Unang two, sorry sa kanila. Yoko na nga.
Ayoko na talaga sa inyo. Ate Chona? Nagalit. Pero 2-0, Jovi, napakalungkot nga naman talaga ng ating series. Mababawasan na tayo ngayon ng isang Filipino team na mapupunta or at least lalaban pa for their TI Dream. But to discuss more about the game number 2, papasa na namin kayo sa mga panelists, Casey, Pilats, and then Dan. Take it away. And yun na nga, kalungkutan para sa another Pinoy team dito sa ating TI Regional Qualify. Natatawa ako na sa dalawa. Basta na, nga gusto ko yun, itatak. Kami, Pinoy kami dito sa Kuya Nick Page. Kaya execration kami. Kung Hindu ka, doon ka sa YouTube. Sa Damaluex, Indonesia ka. Bakit parang bugso ng damdamin amin yun, din, inay? Sister company natin yan. Pero kung Hindu ka nga, doon ka. Sa bagay, may point naman siya, Tay. Galit na galit yung bata. Darling, may point naman siya. Pero yun nga, another Sanj. Filipino team yung nawalan ng hopes and dreams for the international slot. So, that leaves ito yung ating bracket dito. TNC and Boom Esports with the rematch once again dahil nagharap nga sila dito sa ating upper bracket. And waiting na lang yung Fnatic for the grand finals. Sitting pretty na lang. Pero syempre, hindi ka pa rin pwedeng mapakampante dahil may lower bracket finals pa. Pero game number 2, pangalawang 2 sorry natin dito. I did not expect na matutu sorry etong execration. Pero I think they put up a good fight. Yun nga lang, it's just that I think lagi naman sinasabi natin to na kapag kami mga gantong tournament, there's always a better team. Yes. And I think Boom Esports is a better team than execration dito sa series na to. I agree. And maganda naman yung pinakita ng exe. Yun nga lang, 'di ba? Siyempre kapag pag may laro at may ganyang kompetisyon, laging may isang panalo nga. May isang talo. And yun nga, sabi ko nga it's a good performance and it's just that they fell short. Mm-hmm. Key points lang, number one, again, FBC making it hard for execution, 'di ba? Yung kanina kasi, medyo nakulang lang tayo dun sa oras. Yung gusto kong sabihin kasi kanina, iniisip, tatanong ko sana sa'yo, Dan, kung anong pansagot nila dun sa Kunka, lalo na kapag sa mga, kung mag-i-initiate ng team fight ang exe, and then mag-fail sila, yung counter-initiation, lalo na yung X marks the spot. Kasi yun yung nagpahirap sa kanila kanina, ilang team fight yun, merong isa kay Yowie, na nagsakto ata na ano yung nawala yung BKB niya on the top lane. Diba? Dun sa may top lane, sa may dire main jungle. And Spectre. Yun din. And then inabutan pa nung Hex. Plus, I think yung nakakapagpababa or yung nakakawalang gana dun sa game or yung nakapagwalang gana sa'yo, yung nakakadismaya is yung 56 HP Supernova. One more ano diba? Lang sana. Pati itemization kasi. I think hindi ko alam kung ilan yung merong 4 staff sa kanila. Pero every time na kakagat si BDC, hindi tumatama yung impale kasi laging may nagpo-4 staff. It's either magpo-4 staff sa sarili or someone will 4 staff dun sa tinarget ni BDC. Good communication. Diba? Kaya dito sa Boom Esports. And yun nga, counter initiation, X marks the spot, ilang beses pinakita, plus ang di ko lang siguro nagustuhan is yung putting up the flag and then yung pizza party dun sa ano. Well, laro yan eh. That's a victory. Hindi mo naman may iwasan. Pakiramdam ng Boom Esports. Hindi ako buttered dun. Parang, grabe naman yun. Yan lang yun sa akin. Eh, siguro celebration lang din nila for the victory nila. Kasama yan. Kahit tayo. Kasama baka yan. Kung tayo yung nag-2-0 dun, baka ganun din gawin natin. Even the chat wheel. So, esports nga. Ganun talaga. Pero, yun nga, Dan, ikaw naman, ano pa yung bukod sa napansin natin dito sa, parang, kung mapapansin mo, Spectre, ang daming talo ng Spectre game ngayong araw, ah. Oo, kaya. Kahit nasabi mong walang Doom, talagang may malas ata yung Spectre may ngayon. May malas yung... Di ba sa Boom? Di ba parang anti-Spectre may team to? May samalas yung Spectre team, Spectre natin. Nung early game kanina, napapansin ko, gumagawa ng play si BDC and itong CEO. Like, magkoconnect silang dalawa, tapos kukuha ng mga early kills. Gumagana naman, prevent nila itong si Templar para makakuha yung mga stock, lalo na dun sa top jungle or dun sa small camp, dun sa triangle. Pero,
ang nangyari sa mga team fights, napapansin ko sa early game, pag nakakuha ng execution yung magandang team fight, lalamang lang sila na 1k. Pero pag yung boom na nakapanalo ng team fight, lumalamang agad sila ng 3k. Hindi ko alam kung bakit, pero it's just that parang mas marami lang ata nakakuhang gold. Pero parang resources yung execution at that point. But tsaka parang mas marami lang talaga nakakuhang gold or streak itong the streaks. Yung boom pag nakakuha sila ng magandang team fight and nakabwisit yung kung kapik dito para sa akin. Hindi yung expect eh, no? Game changer yung, or parang napaganda talaga nung last pick na kung kano nagkaroon ng Aghanim Shard. Pagtatakbo sila, hindi sila makakatakbo. Dahil sila pabalik. Dahil mapapabalik sila ng Tidal Wave. Tidal Wave is the real deal. Kung mag-initiate sila, hindi sila makapag-initiate na maayos dahil marire-reposition sila ng Tidal Wave. Mm-hmm. So, grabe yung Tidal Wave, parang sagot ata nila itong kung Kaki Spectre para pag nag-gunt, Tidal Wave mo lang yung execution kasama ng hunt para lang ma-survive mo yung hunt. And ganun lagi nangyari dito sa side ng boom. Pag nag-hunt, wala masyadong makuha ang pick-off agad itong si Palos. And pag nawala ng hunt, edi sobrang dali na lang execute ng teamfight for boom. Pati dun sa last part na yung combination ng actually yung Tidal Wave and Torrent Storm. Diba? Anong sabi mo? I-out of position ka dahil idadrag ka pabalik ng Tidal Wave. I-reposition ka. And then, i-out of position ka naman dahil naman dun sa Torrent Storm. And pinakita yung kanina na pagkabalik nung pagka-Tidal Wave kay Spectre, kay Palos, hindi na siya makagalaw from the Spectral Dagger kasi inaangat na lang siya, diba? Dahil dun sa Torrent Storm. Yun yung ano eh. So, eh yung kagandahan ng ano ng last pick. Last pick. 'Di ba? Kailangan lagi merong ano, may element of surprise, may boom factor, may wow factor. Boom and, esports. 'Di ba? Boom esports nga naman. Boom panis sa amin ng Boom esports dito. Pero yun nga they will advance dito and they will move forward dito TNC sa ating regional qualifiers that leaves TNC itong tatlo sa ating Gabby, lower bracket finals and then the grand finals. So bukas na mamaya na rin yan, guys. So, oo nga, dahil umaga na. Mamaya na rin yan. So, guys, kung ako sa inyo, habol na kayo and magpa-load na kayo sa phoenixbet.com kasi dalawang series na lang. Isang best of 3 and isang best of 5. So, kung hindi pa kayo nakakagawa ng account, dyan sa phoenixbet.com, make sure to use our code LuponWXC nandyan sa taas. Pero small caps lang yung gagamitin nyo, guys, once na mag-register kayo. And syempre, kung may mga questions kayo about the phoenixbet, don't hesitate to message Kuya Nick's page. Ayan. And syempre, may mga bago rin tayong pages kung gusto nyo bumili ng vouchers. Yes. Lupon WXC voucher seller. So, I think that's a wrap for our day number 3. Right? Pero may magandang storyline tayo kung sakasakali. Ano bang rematch na naman ng TNC Boom? Tapos kung sakasakali, manalo TNC Fanatic. Rematch na naman. So maraming rematch tayo makikita. Sa ako mapapansin mo, galing sila lahat talaga sa upper bracket. So walang natira sa hindi katulad ng CIS na nagkaroon tayo ng galing sa lower division na team, di ba? So that's it for our day number 3, last day later. So sana magsama-sama pa rin tayo for the TISC regional qualifiers. Abangan natin kung sino nga ba ang sasama sa T1 Dreams para sa ating The International. Kasi nauna na sila eh. So I think bago tayo magpaalam sa ating mga viewers, ayan, plug nyo muna yung mga page nyo and Pillage. Saan ba kayo makikikita kung wala tayong coverage sa Kuya Nick's page? Makikita nyo ako dito sa HQ. Ayun ba? Dyan lang sa page. Ayan, makikita yung page. Sorry, antok lang. Ayan, search lang yung page ko. Ayan, pwede nyo like and follow. Ayan, no? Ayan. Kita-kita nyo naman sa screen. Ayan, sa akin, yan, dyan sa page ko, Kumu, isumbong, yan lagi kada 8 PM. Mm-hmm. Ano pa ba? Focus Fire Gaming. Uy, lapit na. Uy, shots fired. Sa akin po, yan, KCKY on Facebook. And syempre, sa YouTube ko po, Kayceline Alinea. So, I think that's it for our day number 3. Again, maraming salamat sa lahat na nanood, nakipuyat din dito. And syempre, shoutouts to our sponsors.
Predator, Steel Series, Enervon Active ang ating number one multivitamins, T-Armory, and syempre guys, huwag kakalimutan, phoenixbet.com. Use our code LuponWXC. So I think have a great day and I think have a good night na, no? Have a good night and sleep well and see you for the later TIC Regional Qualifiers. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast